na yung guys, yung Alkhobar Tower na aking sinasabi. Ay, sa akin ni Koran, nandito po nakatayo ang ating I love Alkhobar! Balik ang iyong ka-friendship. Ayan guys, so andito tayo sa Alkhobar Corniche. Ayan, ang ganda ng panahon. Very sunny day. Sorry, sunny day. So anyway, ayan, nakikita nyo, ayan. May makasamahan ko. National kung saan pag walang mga time, so ganun lang gawin nila mangisda para libangan lang kahit paano, so parang makain na rin nila kasi wala sila mabili ng ulam, di ba? Or do continue in English so syempre English they have. Paano ba kumuha ng ano ng isda? How do you catch the fish in the ocean? Ika nga niya. Yung swim o yung hipon, kinakat po nila yan. Ito mga kaibigan, kinakat po nila yan. Ganyan. Tapos, ilalagay nila sa ano, yan ang ibibingwit nila yan. Tapos, itatapon nila pa ganyan. So, yun na yun. Antay na lang sila mga ilang oras para ang isda ay kumagatan dun sa pain. Pag pumain na yan, automatic kasi yung pamingwit nila gumagalaw po yan. So, pag gumalaw na, ibig sabihin nun, inakakuha na sila ng isda at yun ay ibig sabihin na ihuli na. Kaya yun mga kaibigan, ating tignan ang ating nasa paligid na yun, ang dagat. Ayan, ayan sila, ang gwapo nila mga kaibigan. Burog mga abat. Ayan mga kaibigan, tignan sila. So ayan po yan, ganyan po pag i-slice ni kuya at pag i-hati-hati para tipid at para makarami. So ayan guys, yung nilalagay niya sa bingwit, yung pinapain nila is hipon. So ito yung guys, oh, nagpakita ko sa inyo ha, ito yung hipon na hinati-hati na nila. So ayan, yan ang pinapain nila yan. Ayan. Oh. So sabi niya ni kabayan, imbis na lutuin nila pang sinigang, ginawa nila lang pain. So guys, so ayan. 1, 2, 3, guys. Tatanungin din si kabayan kung anong technique, paano niya malalaman na nakahuli siya ng isda gamit ang kanyang pamingwit. I don't know kung ano tawag sa ganyan. So, fishing rod. Fishing rod. Paano mo malalaman? Ay, yung kita mo yung dulo na yan. Oh, yung dulo. Okay ayan, po. Ayan, yung, di ba, iba yung kulay yan. Makikita mo gumagalaw ba naman. Ah, ay, okay. Parang bodo. So, ibig sabihin, pinakuha ka ng pag-anon. Ano ba? Yung uyog dyan. Ah.
So ayan mga kabe, sa Bisaya kapag mag-uyog-uyog na siya, yung sabihin nakakatch na talaga. So guys, tayo na mangisda, okay? Para may maano, maluto tayo. Friendship ko, nakikita nyo at natatanaw nyo po yung sa tulong na itong karagatan na ito, ay nakikita nyo yan. Yan po ang Alkhobar Tower na saan pupunta natin ngayon yan. Ano bang meron at ano bang ganda yan kung saan. Ang mga kababayan natin talaga is yan talaga ang trademark nila. Pag pupunta dito sa Corniche, gusto nilang pupunta dyan. Ano bang meron yan? Kaya guys, para na, puntahan natin yan at ating alamin ang ganda ng Alkhobar. Masasabi mo sa Alkhobar? Masasabi ko lang sa Alkhobar is ito yung city na malinis and dito pa lang sa Corniche nila napakalinis. Matatagpuan yung mga families dito every Thursday, every Thursday night and Friday night as well. Magagadari sa dito at sa yun nga, magpunod din sa Lazada and then yun naman, dito sila nagja-jogging and masasabi ko talaga sa buong Alkhobar na sleep. This is the place talaga na maganda puntahan kasi malapit sa dagat. Okay. Marami din mga magaganda ano eh. Mga malls, mga usually dito talaga sa Sudes. Lahat ng Pilipino dito sa Sudes. Makikita mo yan lang. Dito rin sila nagsukulan para mag-gatherings at mag-unwind. Kumbaga para bawas toxic sa mga malls. Yun lang po. Maraming salamat. Paalam. So ayan guys, napapansin ko sa aking malayong paglalakad, napapansin ko lang parang yung mga animals dito sa Khobar o dito sa park na ito, binibigyan ng prioritize. Tulad dito guys, kung nakikita nyo guys, ayan, nakikita nyo itong ano na ito, lagayan ito ng tubig. Ito, ayan tubig ito. So yung mga birds na mga uwak-uwak dyan, dito uminaman ng water. So ayan guys, at ito pa ha, ayan, every trees or every puno, yan, may mga ano yan, may mga ganito. So ayan, pakita natin, ayan guys. Okay, so ito naman yung mga pusa, ayan may mga pusa, binibigyan na ng mga foods, ayan o, binibigyan na ng foods, tapos may water, ayan o, diba ang tayo ng mga pusa dito o, yung pusa, binibigyan ng pagkain. Ay, wait, mabukag, ano yan, may mga pokyutan. So mga tao dito sa ano, Saudi love nila mga pets. Hindi nila pinapatay o inaano kasi hadaharam. Aywa. So yung guys, na i-share ko lang. So malapit na tayo guys sa ating pupuntahan. Guys, sa wakas, nakarating na rin tayo sa ating gustong puntahan. Ayan. So tanaw nyo po natin ngayon ang Alkhobar Tower. So ito na yung guys, yung Alkhobar Tower na aking sinasabi. Ayan. So diba, andyan na po tayo sa Alkhobar Tower. So ito na kami ngayon, mga kasama ko. Thank you.
Brother daw. Ha? Actually, marami. Magano? So yung guys na ako kami. Sa kaugra. Mas mag... Pag i-dryer naman mo, dili mag-usot. Nakaka-dry. Nakaka-dry ng skin. Sobrang init sa lahat, no? Sa surroundings kasi medyo ano na tumasan yung temperatura. Naging 41 degrees na. So, kailangan na umuwi kasi mainit na. So, ayun. At the same time, nagpapahinga muna kami sandali. Ayun, sinasabi ko sa inyo, yung restaurant na ito, yung La Fonda Restaurant. So, hango ito sa Brazil eh. Brazilian, actually, Brazilian restaurant ito. Ayan, kita nyo. So, dito pwede kayong manood dito. Pwede kayong magtambay. Ayan, maraming maupuan dito. Ayan, makikita nyo yan. So, pwede magtambay rito. Mag-order lang kayo at manood kayo ng latest na panood. Yung football games. Sponsor po yun ng La Fonda Corniche Alkhobar Restaurant. Ayan. So, ganun lang. So, kung may mga time kayo at wala kayong magawa sa bahay ninyo, pwede mag-stay lang kayo dito, manood ng mga palabas. So, magkapi-kapi lang, mag-cha-cha. Ayan. So, ang haggard ko na. Nandito po, nakatayo ang ating kandilang I love Alkhobar! Kaya guys, hello back! From a calling from all the mom na nakatira dyan sa Alhasa Jubail. Kung nais yung punta dito sa Alkhobar, well, welcome na welcome kayo dito guys. Kaya naman guys, tignan at ang kilikin ang atin dito sa lamang sa yan, sa Alkhobar Tower. Ha? Ayan guys, panoorin nyo guys. Dito natapos ang aking palabas. Ito ang JorLagamonTV.com. See you soon mga kababayan. Much love.